what was your favorite scene? Personal level or as an actor? Baka na-satisfy kayo or baka nagustuhan yung rehistro nyo, baka akala nyo pogi kayo o maganda kayo dun sa TV nung lumabas. It could be whatever it is. Just let us know. Let's start with Punizi. Okay. At the top of my head, my favorite scene is when Diana is taking off all her makeup after siyang anuhin ni Christoph. Tapos, umiiyak na ako noon. Biglang nakita ko si Archie. Tapos, nagyakapan kami ni Archie na parang, anak, I'll be here for you. Tapos, grabe. As in, yung parang nag-jive lang yung emotions natin. And we really, I felt in that moment that I was really your mother. And I really felt that you were my son. And parang, I was there to protect you. Naiyak nga ako ngayon. Kasi iniisip mo na, hindi, parang nafe-feel ko yung vibe na, Diana, I'm here to protect Archie. No matter what happens, ayoko malaman niya na ako yung may gumawa nito kay Gustavo. Basta I'm here to protect him no matter what. And sobrang nadala ko dun sa eksena. That was probably one of my most favorite scenes of Royal Blood. Okay, para may iba naman, Princess. Straight answer na yung tinanggal ko yung hoodie. Yun talaga. Kasi... all throughout Royal Blood, ang ganda mo doon? Pero kasi, syempre si Anne kasi parang like, ano siya eh, all throughout Royal Blood, parang ano siya, sweet, marites, ganun-ganun. Pero yung, to see that side of Anne, parang may pagka-dark, parang sobrang cool. Tapos lalo na napanood ko siya first time sa TV, nung nag-Christmas na, sabi ko, clean it, girl. Clean ako talaga yan. Wait, one take lang ba yan? One take lang? Ang madami. Sobrang dami. Kasi extended. Extended kasi one camera. So, sinimot ko ng extended. Okay. Okay, okay, James. Aside po dun sa binunot ko yung saksakan mo, yung sa akin talaga, yung kay Kuya Dion, yung sa dad ko, yung kinakausap ko siya sa presinto, yung inaaway ko na siya. Kasi akala ko siya talaga yung pumatay kay Gustavo. And every time I think about it, lagi akong napapaiyak. Okay. Kasi sa Royal Blood po talaga, ang iniisip ko na po talaga sa tatay ko si Kuya Dion. Yeah. Siya lagi ko nakakausap dun Siya yung lagi ko nakakausap, tapos to think na may scene kami na ganun, na iiwanan ko siya tapos mababaril lang din siya sa dulo. Okay, next is Ada. I mean, one of my fave. I think yung ang dami kasing favorite na scene and yung mahirap eh. Salang. Ah, shucks. Siguro yung scene, last scene ko with you. Which with one? Mom. Yung nasa hospital. hindi naman hospital. Guest room ng Basta parang naka-correct na ako dun sa yung kasama sila? Yeah. And Lizzie. Lizzie. Kasi that time, I remember second to the last taping natin yun sa Laguna. Then, parang I was preparing pa nun before yung scene natin. Nag-prep na talaga ako. Then, ako, my goal lang that time is to feel yung longing na hindi na kita nakakausap or what. Yung parang miss na miss lang kita. Then eventually, while doing it, nag-appear bigla yung merong fear of abandonment. Ayokong magaya. Biglang kasi yung mga sinabi ko doon, madaming ad-lib din eh. Wala talagang sa script eh. Pero parang that time, bala ko din talagang like merong ganong factor. Pero at the same time, respect din sa writers. Ayoko masyadong madaming ad-lib. So inuntian ko lang. Gusto ko na doon pa rin yung thought. Then puro emotion na lang nandun sa emotion ko idadaan. Then that time while doing it, ina-avoid ko yung fear of abandonment. Ayoko siya lumabas. Gusto ko maging parang mothership ng emotion ko, ang obligation ko, emotional obligation ko for the scene, yung longing na miss ko na yung mom ko. Then, bigla na lang while doing it, merong biglang sumulpot na fear of abandonment. Kaya siguro nasabi ko din na don't sleep tight like Lolo. Yeah, I almost cried. Yeah. Nakapikit na ako noon. Sabi ko, parang napalunok talaga ako. Bad actor. Joke lang. And hindi, na-feel ko talaga yung... And parang, di ba, nabigla ako nasabi na I miss your voice. Actually, ang daming nag-flashback na memories ko with you. Yeah. Yung naggawa tayo ng milkshake, yung milkshake natin, ang pizza night. Ang dami, like, you helping me cleaning my toys. And for me, as Archie, that time, nagpa-flashback siya while doing the scene. For me, totoo siyang nangyari as Archie. Yeah. Hindi siya, like, for, di ba kasi kung sometimes pwede mong isipin na, no, it's just a scene sa Royal Blood or sa soap na ginagawa, teleserye. Pero for me,
memory siya ni Archie. Yes. Totoo siya. Kaya nagulat ako dati, kaya one of my favorite yun kasi for Archie, totoong-totoo yung scenes na yun. I mean, hindi ko nga siya tinatawag na scene eh. Mas tinatawag siya memories ni Archie eh. So parang for me like, what? Kaya palang magawa? Kasi na-surprise ako na that na-reach ko lumabas yung emotions na yun. And nag-flashback siya na hindi ko iniisip na it's just parang ginawa lang namin itong scene na to. Is memories talaga siya ni Archie. And you know what's funny is, tinanong kami ni Archie, umaacting ba kayo? Nafe-feel nyo ba na may camera? Minsan nasabi ko na, minsan hindi. Minsan feeling ko talaga na nandun ako sa eksena. And also because, yung mga shots din ni Direk, minsan nasa likod mo yung camera, di mo nakikita. So parang feeling mo talaga, it really feels like it's happening. Yeah. Parang yung nakafocus ka lang po sa scene mo. Yes. So, parang nag-blur out yung mga nasa gilid. Yung mga lights, yung mga tao, parang feeling mo kayo lang talaga. O ikaw, anong favorite scene mo, Fofo? Oh, first thing that comes to mind, that darn horse, yung sa last scene. So, okay, favorite scene, kasi feeling ko ang laking challenge ng langyang kabayo na yan eh. Kinakagat ako ng kabayo. Naabot so, siya. The head of the horses in the stable. Location were huge, diba? Mm. Sobrang laki nila. Yeah. So their mouths were like this big. And they were nibbling on my arm. Yeah. And then supposedly stoic ako, wala masyadong emosyon na pinapakita. Sad lang. Biglang gumaganan yung kabayo, tapos yung laway. Malapot yung laway niya, tapos tatanggalin niya, kita mo yung linya ng laway. Sabi ko, nangyayang kabayo, tumaarte kami dito, huling eksena na naman. Tapos kailangan lumiyak ka, diba? I wasn't really planning, I mean, but whatever came. Basta, so, I knew what the emotion was. Naiyak ka ba dun sa kabayo? Darn... Oo! And then talaga kailangan kong gawin ng paraan kasi yung kabayo lumalapit, tapos lumalapit na sinapoy. So, kaya ako ginanon. Actually, there's a scene. Sabi, ay, wow, sweet naman ni pangalan ko, Christoph. Ginanon ko yung kabayo. Ginanon ko yung kabayo para lumayo siya. And I remember kasi that scene, diba kailangan iabot ko yung kamay mo? Tapos umiiwas siya. Yeah. Then parang ad-lib tayo, ang tagal natin doon. Yeah. It's okay, Mr. G, it's okay. Puro ganun lang kami. As ang tagal niyang ginagawa hanggang sa eventually, lumingon na siya. Paglingon naman niya, kinakagat na yung kamay ni Christoph.